So magandang umaga mga kaibigan, narito na naman po kayo sa aking bagong video upang i-review sa inyo ang kalalabas lang at bagong-bagong modelo lang ng Toyota. Ito ang Toyota Raize 2022 model. So para sa mga fan na pan dyan ng mga Mini Cooper, kasi ang ating Toyota Raize ngayon ay kamukha na rin ng isang Mini Cooper. So antabayanan nyo ang video nito dahil i-review natin ang bawat details, ang specs at features ng ating Toyota Raize, kung ano ang mga advantage niya sa ibang mga sasakyan. Alright, kaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mong maklik ang subscribe button pati na siyempre ang notification bell para ma-update kita sa aking mga video na gagawin pa. At siyempre, kapag may katanungan ka, pwede mong i-comment sa ating comment box below upang nang sa ganun ay masagot ko rin ang mga katanungan mo regarding sa parts or sa sira ng sasakyan. Kaya alright, simulan na natin to! Ang Toyota Raize ay inilabas lamang noong 2019 sa bansang Japan na isang bagong SUV na mas maliit kaysa sa CHR at isang rebadge na Daihatsu Rocky Car. So kung mapapansin nyo ay itinulad lamang po ang forma nito sa hugis ng dalawang SUV na CHR at Daihatsu Rocky sa Japan. Ang magandang kulay ng bawat panel nito na mas nakakapagpa-attract at sinamahan pa ng fairings na color black na mas nagmukhang matapang ang dating. Ang isang maliit na pampasaherong SUV na ito na nagbibigay ng utility at kaluwagan para sa pang-araw-araw na paggamit at para sa mga aktibidad na pwede mong gamitin ito. Kung ikaw ay papasok at uuwi ng bahay mula umaga hanggang hapon, sa napakagandang performance level nito ay hityak hindi ka mahihirapan. Dahil itong Toyota Raize natin guys, unang-una na nga ay naka-dual climate control. So sa front, left and right ay pwede mong kontrolin ang temperature ng buga ng aircon nito. At hindi ka na kailangan mag-adjust pa sa iyong mga kasama. At pangalawa na nga natin sa comfortness nitong sasakyang ito, naka engine start stop button at may multi-functional steering wheel. So halos nasa steering wheel na lahat ng switch at controller ng sasakyan. Mula radio at sa sounds at telepono ay pwede mo nang kontrolin sa steering wheel nito. At hindi lamang yung kaibigan, syempre kitang kita naman natin, itinodo na ni Toyota Company ang pag-upgrade ng system ng Toyota Raize na to. Dahil mula sa features nito, ang panel gauge ay makikita na rin natin ang malaking pagbabago na itinulad sa mga car race na upgraded ngayong taon, na may low fuel warning light at parang nagmukha talagang makabagong teknolohiya itong sasakyang ito dahil sa kanyang panel gauge na talagang upgraded to. At syempre napakagaang dalhin at imaneobra nito dahil naka power steering type at naka steering wheel gear shift paddle. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang steering gear shift paddle, ang gear shift paddle ay tumutulong sa atin upang mas mapabilis ang paglilipat ng shift na hindi na kinakailangan pang hawakan ang gear shift lever o yung cambio sa Tagalog. Mai-adjust mo na ang shift nito sa pamamagitan lang ng pagpindot o pag-click sa paddle shift at maaari mong i-upshift o pababain ang transmission habang nagmamaneho ka. So talagang napaka-komportable guys at walang hassle. So hindi lamang po yan mga kaibigan dahil pagdating naman sa ating external parts, tulad na lang ng ating DRL at headlight ay parehong naka-LED type. Ang LED type ay mas tumatagal kesa sa halogen type. So maliban na lang dito sa ating paglight dahil ang paglight natin ay naka-halogen type pa rin. Yun naman ang mas maganda sa paglight kasi mas nakikita siya kapag mas mapag ang daan or mas mausok ang daanan. At pagdating dito sa harapan, ang hugis at forma ng front bumper nito ay napakaangas at parang naghahamon ng karera. So kung titignan natin maigi dahil sa itsura pa lang, malalaman mo na hindi basta-basta ang bilis nito.
Dahil ang engine specs nito guys ay turbocharged 3-cylinder, inline 12 valves at naka DOHC or dual overhead camshaft. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang dual overhead camshaft, ang dual overhead ay mas malakas kaysa sa single overhead dahil ito ay nagbibigay daan sa mas mahusay na airflow at pagbabago-bago ng tiempo na may mas kaunting sagabal. Sa pangkalahatan ay mas malakas at mahusay pa rin ang makina ng dual overhead camshaft kaysa sa single overhead at OHV na camshaft ng makina. So ngayon pa lang guys, alam nyo na kung ano talaga ang specs nitong Toyota Raize natin na talagang may ibubuga. At sa engine displacement naman nito ay meron itong 998 cubic capacity at maximum output na 98 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute o higit pa. At ang maximum torque naman po nito ay 140 newton meter sa kada 2,400 to 4,000 revolution per minute. So talagang napakalakas guys at upgraded talaga nito. Hindi lamang sa ating comfortness at features, pati na rin syempre sa mga engine specs nito dahil sa makabago na ang teknolohiya nito. At sa atin namang fuel tank capacity, meron po itong 36 liter fuel tank capacity. Medyo mas malaki sa sedan type na Bios ang kanyang fuel tank. At dahil narito na rin naman po tayo sa mga engine specs, sunod naman natin ang transmission nito. Ang transmission nito ay naka CVT o yung tinatawag natin na continuously variable transmission na naka automatic gear shifting at may front brake na ventilated disc at rear brake na leading trailing drum. So naka brake shoe pa rin po ito sa likuran, sa kanyang brake sa likod. At pagdating naman sa tire size, ang tire size po nito ay 205x60R17 na may alloy wheel size na 17. At ang forma at style ng mags nito kung pagmamasdan ay parang helice. Akala mo ay lilipad. So talagang pang mabilisan ang mags pa lang nito. Sa mga specs na yan ay talagang makabago at hindi na pahuhuli sa mga bagong generation ngayon itong Toyota Raize natin. At kung pagmamasdan naman po natin ang loob nito guys, ay talagang nakakabilib kasi talagang napakaluwag ng cabin nito na nagbibigay kaginhawaan. Bukod kasi sa napakaliwalas tingnan dahil sa napakaluwag nga nito, umaakma rin ang luggage space sa mga pangangailangan dahil meron tayong cup holder at adjustable seats at foldable rear seat. At bukod pa doon ay meron din po itong heater at maluwag na compartment room sa likuran. Tamang-tama to sa mga nagka-camping dahil pwede mong tulugan ang likuran nito. At ito pa dahil saktong-sakto kasi naka-CVT type nga ang makina nito na talagang ipinares sa isang bagong platform na nagbibigay daan sa maayos na pagmamaniobra at punchy na pagtugon upang matiyak na ang bawat biyahe ay talagang exciting o kapanapanabik. Alright! Merong accessories, power outlet at naka keyless entry at may kasamang cruise control. At syempre guys, itong Toyota Raize natin ay may apat na pagpipilian o apat na variant na tinatawag. Ang pinaka una na nga natin guys, ang low end or yung pinaka mura natin ay 1.2 EMT. Ang halaga po nito ay 746,000 o halos katumbas lang ng isang Vios na manual. Ang pangalawa naman po natin na variant ay yung 1.2 ECVT. At ang halaga naman po nito ay 816,000. Na halos kapresyo pa rin po ng sedan type na sasakyan. At yung pangatlo naman po natin na medyo angat ay 1.2 GCVT na may halagang 906,000. At ang pinaka last natin na may pinaka high end na variant
at with fully complete set ng system. At ang pinakahuli natin na may mas pinakamataas na variant at mas pinakamahal na presyo ay ang 1.0 turbo CVT. At ang presyo naman po nito ay 1,031,000. At ang Toyota Raize na ito ay may apat na kulay na pwedeng pagtilian. So meron po tayong yellow SE black, turquoise mica metallic black, at white pearl SE black. At syempre yung pinaka low end natin na kulay black. So hindi ko po alam kung ano yung tawag sa kulay niya, pero black po ang color niya kung titingnan natin. So yun lamang po guys, sa mga hindi ko pa po nabanggit na specs ay ilalagay ko na lang po sa ating description box. Pa-check na lang po. At sa mga gusto nyo po pong malaman regarding po sa Toyota Raize, pwede nyo po akong i-message or mag-comment sa ating comment section below ng video na ito upang masagutan ko po ng maayos. At sa iba pang katanungan regarding sa mga sasakyan, sa mga sira ng sasakyan at kung magkano po, at kung magkano ang monthly nito, pwede nyo po akong i-message para masagot ko rin po kayo ng maayos. At sa mga hindi pa po nakapag click ng subscribe dyan, baka naman kaibigan, pwede mong maklik ang subscribe button, pati na ang notification bell para may update kita sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hihintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba upang nang sa ganun ay makakuha rin ako ng idea mula sa'yo na magagamit ko sa aking mga susunod na vlog. At kung nagustuhan mo ang video nito, pwede rin naman po akong makahingi ng isang thumbs up dyan or paklik ng like upang nang sa ganun ay ganahan ako sa paggawa pa ng mga video na tungkol sa sasakyan. Nagpapasalamat din po ako sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video, pati na rin po sa lahat ng nakasubscribe na. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa aking channel. Alright, this is Obliss Collection. At thank you!